So ay mga pam-pam, welcome back to my YouTube channel again, Mr. Pam TV. So stage 3 na tayo, ito na pinakahuling stage dito sa ano, dito sa Tour of Kyushu 2023 dito sa Japan. So balikan na natin yun nung resulta ng Pinoy kahapon, kung saan si Ronilian kita pagdating dito sa GC ay pang 49 at ang kanyang gapo yung oras na kailangan niya habulin ay 22 minutes and 3 seconds. Jericho Lucero pang 63 at merong 26 minutes and 39 seconds. Sumunod naman ay si JP Olarte na pang 82 at 36 minutes and 21 seconds. Samantalang pang 83 naman si Aiden James Mendoza at meron siyang 37 minutes and 1 second. Samantalang DNF naman si Mike Ryan Lago at Rostom Lim kahapon. So okay lang yan, kahit pa paano may apat na Pinoy pa maglalaro ngayon sa ano, dito sa huling stage na no, ng Kyushu 2023. At ang laro nga nila dito ay merong 129 kilometers at 3 laps yung kailangan tapusin bago matapos. So 3 laps lang, 129 kilometers no, kailangan tapusin ngayong araw. So okay lang yung laro ngayon kumpara kahapon, dahil kahapon talaga mahirap yung laro, sinamahan pa ng masamang panahon, kaya talagang ibang Pinoy rider kahapon talagang DNF talaga, kagaya ni Mark Ryan Lago at Rostom Lim, at yung iba talagang malalayo talaga pagdating dito sa GC. Ta ilang minuto yung pagitan bago sila nakatapos, at nangyari pa nga ay na overlap pa nga yung ibang ano natin, ibang rider natin. So itong abangan natin, last stage na to, tingnan natin kung ano may discarte ng mga Pinoy dito, dahil malayo na sa GC, 22 minutes yung pinakamalapit. Si Ronilian kita na pang 22 minutes at may kailangan 20, pang ano, pang 49 na may oras na kailangan habulin na 22 minutes and 3 seconds. So yun ang pinakamalapit sa GC, no, Ronilian kita. Pero okay lang yung kahapon, kahit marami tayong DNF na rider ay maganda naman na naging resulta pagdating sa KOM, dahil tayo ay nag second place. Ronilian kita nag second place sa KOM kahapon at nagkaroon siya ng 8 points. So ito na yung abang natin. So di pa dito sa ruta nila talagang makulimlim talaga, talagang maraming hamog. So kasama pa to kahapon, dahil kahapon talaga maulan. Ngayon siguro ang weather dito talagang malamig talaga dito sa Japan talaga, at mahamog yung ibang rutang dinadaanan nila. Halos hindi na makikita yung ibang rider, sobrang hamog, kapal ng hamog. So good luck sa mga Pinoy, no. So bagamat hindi ganun kalapit sa GC, talagang binigay naman nila yung best nila, no? Talagang mahirap talaga kalaban pagdating sa ano talaga, hindi pa kabisado yung ruta dito, dahil ito naglaro to ng Japan, dito to sa Japan ginanap, at kalaban nila dito Kazakhstan din, may kasamang Kazakhstan dito, at yung malakas na team ng ano, ng Malaysia na Terengganu. Oh, kasi sa Terengganu pa lang malakas na team na yan, sinamaan mo pa ng Kazakhstan, ay talagang mahirap talaga. Tapos yung ilang na pa dito, ilang mga Japan team. Oh, ilang Japan team na, 17 teams to, at isang Kazakhstan, isang Terengganu, isang team ng Pinoy Gofu Gold, and the rest ano na, Japan continental team na, national team yan. So kaya yung harutan nila ngayon mahamog. So parang criterium race yung dating dito, no. Pero ano to, may KOM din dito, may KOM din. At ilang intermediate sprint ba to? Ito unang tumagos dito, naka red jersey, kumuha ng intermediate sprint. Ito, good luck sa mga Pinoy. Pang ilan kaya? Podium na lang, habol na lang ngayon, dahil malayo sila sa ano, sa GC. Podium na lang, podium na lang, pag-asa. Medyo mahirap din ang ruta na, kahit paano may ahon din dito stage na to, pero medyo banayad to kumpara dun sa naunang dalawang stage. Mas banayad to. At 3 laps yung kailangang tapusin. So ito na yung first group natin, binubuo ng ilang riders to, no. Pero walang Pinoy dito. Sana pagdating na sa pinakahuli ay mabuo sila. Sana makahabol yung mga ibang Pinoy riders. Apat na riders na lang meron dito, no. Ronilian kita, Jericho Lucero, JP Olarte at Aidan James Mendoza. So Ronilian kita lang ang pinakamalapit sa GC, at kailangan niya maghabol ng 22 minutes and 3 seconds.
Pero mahirap yan, malayo pa yon. Malayo lang yung oras yun. Paka wala talaga, podium na lang pag-asa natin ito, podium. Podium na lang. So, may isang Pinoy na makahabol dito sa first group. Dahil ilan to, mga 15 riders yata itong nandito. At wala tayong nakikita ang Pinoy dito sa harapan talagang. Ito may agwat dito ang tatlo. Ilang rider to nandito sa harapan at wala tayong natatanaw dito ng from GoFoGold. So ito pa lang pinakitang video nito, ito ay recap na to ng recap. Ito na yung pinaka recap ng highlights ng laro ng ng Kyushu, no? Kyushu, Tour of Kyushu 2023. Ito na yung pinaka highlights nila. So ito na lang din pinakita natin para hindi na tayo maghabol masyado. So ito na, patapos na to. Meron tayong 3 riders sa breakaway. 3 riders dito sa first group. Ayan, patawid na yan. Silipin natin bugo kung saan sila dito banda nakapwesto. Dahil yung peloton buo na to naghahabol sa ating tatlong agwat na tatlong rider dito sa harapan. Maabutan pa tong ilang riders na nandito naghahabol. Aabutan pa. Mayroon tayong 3 riders sa first group. Ayan po, puro Japan. Puro team ng ano to, from team ng Japan din to. Anong team kaya yung mauunang tatawid to? So yung Pinoy ni Abandan sa pansano lang sa peloton sila, no? Sumasabay na sila sa peloton kahit paano. Kasama doon sa peloton yung apat na Pinoy. At abangan natin pang ilan kaya sila. Ayun na. Natin basta ang Pinoy na kulay blue na may white helmet at gold yung kanilang manggas, bandang dulo ng manggas. Ito nagkarimatian na, sino kaya kuha ng first place dito sa stage 3 pero Fuso. Ito na, nakabungad na siya, hindi na rumimate yung iba, ginabayaan na si Idol. Ayan, ito yung top 3 natin. Ito naman yung pang 4, pang 5. So ayun, nakita ko hindi alam pang 5 ba o pang 6 yung Pinoy. Mamaya tingnan natin sa resulta, no? Ito yung slow mo natin. Papakita natin pang ilan yung Pinoy doon. Dahil magkakasabay na silang tumapos din. Napakalapit ng Pinoy sa ano. Ayan na, ito na. Pang 4, pang 5, pang 6. Pili natin yung pang 6 ba o pang 5. Pang 5 o pang 6. At yung numero, hindi natin alam kung sino yun. Malabo yung numero. Hindi natin makita kung sino yung Pinoy na tumapos doon. Ito na resulta. So pang 7, Ronilian kita, pang 7 place dito sa stage 3. Ito naman yung resulta dito sa GC, no, yung pagkasunod-sunod. At para naman sa Pinoy Riders, ito yung ranking nila sa dito sa sa stage sa pang 7, Ronilian kita. Ayan, ito yung ibang malalayo. Si Ronilian kita ang pinamalapit sa pagdating naman sa GC, pang number 36. Rank 36, Ronilian kita pa rin at ganun pa rin ang oras niya. Ibang Pinoy naman, yun ang resulta. Congrats sa mga Pinoy, no? Ginawa nila yung best nila para dito sa araw na to. Talagang binigay talaga Ronilian kita yung kanyang best dito sa stage 3. Ayun, congrats, ride safe!